am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, dalawang weather system ang binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukod po yan sa umiiral na hanging habagat. Pinangalanan ng pag-asa na bagyong Karding ang binabantayang low pressure area na isa na ngayong tropical depression. Ang isa pang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, nananatiling mababa ang tsansang pumasok base sa wind forecast ng Metro Weather. Ang kabuang detalye ng balitang yan, ihahatid po namin maya-maya lang. May habagat na, binabantayan pa natin ang bagong bagyong Karding na nasa Philippine Area of Responsibility. Bukod pa yan sa weather system sa labas ng PAR. At kaugnay niyan at iba pang update sa lagay ng panahon, makakausap natin si Pag-asa Senior Weather Specialist, Ginoong Chris Perez. Magandang umaga po, Ginoong Perez. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga rin po sa lahat nating mga taga-subaybay. Opo, posible bang mag-landfall yung bagyong Karding at gaano po kalakas yung weather system na ito? Well, sa ngayon, binabantayan nating low pressure sa loob ng PAR ay naging isang ganap na bagyo, tropical depression category, at binigyan natin ito ng local name na Karding. Mm-hmm. At kanina at just ng umaga, ito ay nasa layong 1,350 kilometers ang layo, no? Silangan ng gitnang Luzon. So ngayon, ang lakas ng hangin ni Karding umabot hanggang 45 kilometers per hour at yung pagbugso ay abot hanggang 55 kilometers per hour. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, within the next 3 to 5 days nga, inaasahan natin ito kikilos patungo dito sa may bandang northern Luzon area. Kaya't posibleng magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng northern at central Luzon simula po bukas ng gabi o Friday evening. And then ngayong darating na weekend, kapag lumapit at tumawid ng northern Luzon area ang sentro ng bagyo si Karding, inaasahan yung katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa nakararaming bahagi ng northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon. Kaya't itong mga pag-ulan nito, posible pa rin magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Kaya't ang lahat po pinapayo, no, patuloy na magantabay. Sa ngayon, 6-hourly update ng pag-asa hinggil sa bagyong si Karding. Pero kapag dahan-dahan na po itong lumalapit sa landmass ng ating bansa, magiging every 3 hours na po ang updating natin. So ang critical talaga ngayong darating na weekend dito sa may bandang northern and central Luzon area. Ano po epekto nito mga magkakasabay ng mga weather system? Magka-cancel out ba ang mga ito or magtutulungan para dumami pa yung ulan dito po sa bansa? At ano yung magiging epekto nito sa Metro Manila? Sa ngayon, Rafi, no, yung isang bagyo na nasa labas ng PAR, wala tayong nakikitang magiging epekto sa ating bansa. No? Pero itong bagyong si Karding ay posible rin magpaibayo pa ng habagat na siya namang pwedeng magdulot ng pag-ulan sa mga areas outside the northern and central Luzon area ngayong darating na weekend. So antabayanan din not only our tropical cyclone bulletin regarding update sa bagyong si Karding, kundi maging yung mga possible thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga regional services division, lalong-lalo na ngayong darating na weekend. Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Si Pag-asa Senior Weather Specialist, Ginoong Chris Perez.